So ayan guys, 'di ba? Prosperity, no? Nababasa niyo ba, ha? Nakikita niyo naman, 'di ba? Nakikita niyo. Puro blessings, prosperity lies ahead. And ayan nga, no, swak na swak dun sa sinabi ko sa inyo kanina ng mga blessings and financial abundance, 'di ba? Yung mga repeat orders especially sa mga negosyante natin na mga kapiksino, ito talaga yung nag-aantay sa inyo. Prosperity is kasaganaan, no? Kasaganaan, pagpapala, blessings, yan. Financial abundance yung nag-aantay sa inyo. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Numon Kapalaran para ngayong April to May para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Pisces. So ito yung energy ng Moon mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Pisces. Guys. So Pisces kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Wow. So yung new moon mga kapiksi ngayong April ay sa April 8. Tapos yung new moon naman sa next month is sa May 7 mga kapiksi. So ito'y very positive energy mga kapiksi. Meron tayong presence ng water sign, another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Blessings mga kapiksi. I'm sensing na you're taking your power back guys, no, from being ruined. Ibig sabihin, kung nasira yung buhay nyo, kung nagkaroon kayo ng maraming problema guys, you're parang bumabawi kayo, no? Bumabawi kayo, you're taking your power back. Pwedeng for some of you nagkaroon kayo ng nadapa kayo failures, mistakes, challenges, and naging reactive kayo sa mga negative circumstances na nangyari sa buhay nyo. Pero right now, binabawi nyo yung para sa inyo. You're taking your power back, mga kapiksi. Ibig sabihin, bumabawi kayo sa buhay nyo. No? Bumabawi kayo sa sarili nyo. You're trying to recover. You're trying to come up with solutions. No? Nag-isip kayo ng mga solutions sa problema instead na magmokmok dahil sa mga problema, mga kapiksi. And the more na ginagawa nyo yan, the more na naka-attract kayo ng blessings sa buhay nyo. Guys, for some of you, there are opportunities that will lead to blessings, mga kapiksi. Commitment, guys, no? I'm sensing na for some of you, pwede kayo magkaroon ng commitment with other people. Pwedeng business commitment. Ito, pwedeng, yung iba sa inyo, guys, kung kayo ay may mga negosyo, parang nagkakaroon kayo ng mga suki. Suki, no? Pag sinabing suki, yung mga repeat orders, pabalik-balik, ganyan. And, syempre, kapag may mga suki kayo, babalik at babalik talaga sila sa inyo. For some of you guys, nagkakaroon kayo ng fixed source of income. If in case na wala pa kayong fixed source of income ngayon, yung mga tipong racket-racket lang, ganyan, sooner or later, guys, magiging solid yung income nyo, magiging fixed siya. As in, meron kayong aasahan na parang every month may papasok na sahod sa inyo, guys, or may papasok na income para sa inyo. Okay? And for some of you guys naman, ito, feeling ko naman hindi kayo nag-iisa. Merong taong tumutulong sa inyo para makarecover. Some even parang nagbibigay ng financial aid or financial na tulong sa iyo hanggang sa tuluyan kang makabangon, no? I'm sensing kapatid, no? Kung meron kayong mga kapatid, siblings, ganyan, baka sila yung tumutulong sa inyo hanggang sa makatayo kayo, hanggang sa makabawi ulit kayo, mga kapiksi. So, you should be grateful for them, guys. So, tingnan pa natin. May mga bagong ideas, no? Parang mabilis, no? Na ibig sabihin parang
mabilis kayong magti-take ng action, okay? Parang with these opportunities, with these commitments na dadating sa inyo, parang magiging mabilis yung pag-take nyo ng action, mga kapixie. For some of you, parang, ayan, oh, grabe. This is financial abundance, guys. Sabi ko naman sa inyo, blessings, no? Mabilis ito, guys. Parang mabilis na dadating yung mga solusyon sa mga problema nyo, guys. And ito yung bunga ng inyong mga pagsisikap. Guys, angel number 777-666 tsaka 888. I-check nyo yung ibig sabihin niyan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero ito yung i-expect nyo na may experience nyo or dadating for you, Pisces, ngayong new moon season. Blessings. This is wealth, abundance of riches. Parang yayakapin kayo, guys. Parang yayakapin kayo ni universe ngayong new moon season. And ipaparana sa'yo na deserve mo magkaroon ng financial abundance, deserve mo magkaroon ng fixed source of income, deserve mo magkaroon ng regular na pagkakakitaan, mga kapixie. So this is financial security and financial stability, mga kapixie. So ito, guys, i-mind-mind nyo na yan. Kung may mga negosyo kayo, guys, again, nabanggit ko na kanina, pero if may mga business kayo, guys, parang marami kayong mga repeat orders, suke ganyan, so balik nang balik, at saka parang kumakalat din, no, through referrals, ganyan, share ganyan, parang kumakalat din yung pangalan nyo, kaya dumadami lalo yung customer nyo, guys. Okay, so lahat ng yan, lahat ng very positive energy na yan, guys, i-mind nyo sa comment section kasi deserve nyo yan. Mind blessings, mind kasaganaan, mind pagpapala, mind financial abundance, mind securities, mind mga suke, mind more customers, more opportunities. I-mind nyo yan lahat, guys, sa comment section kasi deserve nyo lahat yan na ma-experience ngayong new moon season, mga kapixie. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Buna tayo ng isa pang card dito. Shuffle natin to, guys. Sabang siya na shuffle natin to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman, guys. Ngayon, 2024, mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, mga kapixie. And good news, no, dahil ngayong April, ngayong buwan ng April, guys, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Until April 30 yan, kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyan, mga kapixie. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ayan, guys, diba? Prosperity, no? Nababasa nyo ba? Ha? Nakikita nyo naman, diba? Nakikita nyo. Puro blessings, prosperity lies ahead. And ayan nga, no, swak na swak dun sa sinabi ko sa inyo kanina ng mga blessings and financial abundance, diba, yung mga repeat orders, especially sa mga negosyante natin na mga kapiksino. Ito talaga yung nag-aantay sa inyo. Prosperity is kasaganaan, no? Kasaganaan, pagpapala, blessings, yan. Financial abundance yung nag-aantay sa inyo. Guys, no, so you have to persist, you have to stay
consistent sa mga action nyo, sa mga dasal nyo, and most especially sa inyong pagkakaroon ng positibong mental diet. Guys, kahit gaano ka-positive yung reading natin, kahit nasan damakmak na blessings pa, and abundance yung sabihin ko sa reading, pero kung kayo mismo ay hindi naka-align sa energy ng reading, hindi nyo talaga itong ma-experience, mga kapiksi. Kaya ako nga kayo pinapamind sa comment section para maramdaman nyo, no? What you feel, what you see, what you believe for yourself will always be pushed out in your reality. Kaya dapat pag positive yung reading, i-align nyo yung sarili nyo, especially yung mindset nyo, na ma-align kayo dun sa energy para ma-experience nyo siya. And hindi rin naman instant, no? Let's say for example, 3 months na kayo nakabasa puro prosperity, pero 10 taon na kayong nega. Do the math, mga kapiksi, diba? Hindi ganun kadaling i-reprogram ang yung subconscious mind, especially kung sobrang nega nyo buong buhay nyo, okay? But yeah, this is just a reminder, guys, na napakaganda ng energy ng reading nyo, so wag nyong sayangin. Mga prosperity ang nag-aantay sa inyo, mga blessings, so you have to be aligned, you have to be grateful, no, for all your blessings para more and more blessings pa yung dumating sa inyo, okay? Alright. Get or give a massage. Healthy body, healthy mind, mga kapiksi. And likewise, healthy mind, healthy body. So, alagaan nyo yung inyong katawan at isipan, at alagaan nyo rin ang inyong katawan at ang inyong isipan at katawan, no? Ano yan eh, combo yan palagi. Diba guys, kung na-experience nyo, diba? Pag nai-stress kayo, pag marami kayong problema ang iniisip, feeling nyo ang dami-daming sumasakit sa inyo, diba? Yung iba nagkaka-alta presyon, yung iba sumasakit yung ulo, yung iba kung ano-anong sakit sa tiyan yung nararamdaman. Ganun yun kapag stress, no? Kasi hindi maraming aligaga, no? Kumbaga, aligaga yung isip mo. So, yung katawan mo, aligaga din. Pero kung ikaw ay masayahin tao, relax lang, chill lang, walang stress, wala ka masyadong nararamdaman, feeling mo ang healthy-healthy ng katawan mo, diba? So, ganun, guys. Another meaning for this card, you will soon be able to afford the thing you're dreaming of. So, dahil nga mayaman na kayo, yeah. Dahil prosperity ang nag-aantay sa inyo, guys, no? If you're vibrating in the energy of abundance, tuned into the frequency of abundance, no? Dadating yung time na kahit anong gusto ninyong bilhin, madali lang para sa inyong bumili. Okay? Getting clear on what you value most will help you find peace. Kailangan malinaw yung intentions mo sa buhay, no? Anong mahalaga sa iyo, anong importante sa iyo, anong intention mo sa buhay, what do you intend to happen in your life, especially kung good intentions yan, mga kapiksi, talagang you will find peace and you will manifest it effortlessly, mga kapiksi. Okay? Take some time out to pamper yourself. Importante yan, guys, no? I-pamper nyo yung sarili nyo, labas-labas pag may time, di ba? Hindi mo naman kailangan gumastos ng bonggam-bongga as long as na-enjoy mo yung company mo and what you do for yourself, okay? For some of you, start a standing order to a savings account, no matter how small. So, ito na yung tamang time, guys, na mag-open na kayo ng mga savings account nyo. Kasi nga, kasaganaan yung nag-aantay sa inyo. So, madaming pera ite. I-claim nyo na yan. Kung wala naman kayong, kung hindi nyo naman ma-meet yung mga requirements for savings account, mag-alkansya kayo. No? Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa alkansya. Mag-alkansya kayo. Ang importante is makapag-save kayo. Alright? Okay, so comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talagang maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.